pwede kang kumita ng milyon-milyon katulad nila. Yo, mga katakaw! Kamusta, kamusta? Kamusta kayong lahat dyan? Meron lang tayong isang video reaction sa kwento ni Idol Jumper Sniper. Oh, ayan na mga katakaw. Mayroon tayong ikinasang maikling kwento sa pangunguna ni ating idol na Idol Jumper Sniper. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Talaga nang nakakapangatal. Ha, nangangatal ako sa gutom. Ito si Boy Takaw, nangangatal sa gutom. May maikling kwento si Idol Jumper dahil sa sinasabi lang ang pagiging vlogger ay trabahong tamad. Pakinggan natin siya. Ito na. Vlog. Ang pagba-vlog ay isang trabahong tamad. Trabahong tamad. Yan ang minsan nababasa ko sa mga comments at minsan naririnig ko mismo personal na ang pagba-vlog ay isang trabahong tamad. Well, ako, naranasan kong maging isang construction worker ng ilang taon kasama ang papa ko sa probinsya. Naging boy at saka janitor ako. For 1 year, naging pahinante ako for 1 year, at naging driver ako for 12 years. Ang nangyari sa buhay ko ay tamang nakasurvive lang. Sa araw-araw na pangamumuhay, sakto lang nakasurvive. Pero hindi ako nakaipon. Ganun. Pero nakakain ako araw-araw kasi masipag ako, madiskarte. Nagtatrabaho talaga ako. Isang marangal na trabaho. Oh, ayan. Yung kwento ni Idol Jumper Sniper. Talaga namang palang napakasipag niya. Yung trabahong marangal. Talaga nga namang trabahong marangal. Oo nga, kakain nga tayo sa araw-araw. Ganun nga, kakain sa araw-araw. Survive lang talaga. Tama nga sinabi ni Idol Jumper Sniper. Pero hindi siya nakaipon. Talaga sa loob ng ilang years ang pagtatrabaho niya, hindi nakaipon. Parang ako lang. 28 years na ako nagtatrabaho pero wala pa rin. Kaya susubukan ko rin dito sa pagbablog kung anong mangyayari sa buhay ko kung mayroon patutunguhan. Ating sundan muli ang kwento ni Idol Jumper Sniper. Ating ituloy. Ikumpara natin nung nag-vlog na ako. Nag full-time vlogger na ako. Nakabili ako ng lupa. Nakabili ako ng mga lupa. May mga titulo ha. May mga titulo to. Nabili kong lupa para sa akin, para sa pamilya ko. Naibili ko rin ng lupa ang mga magulang ko sa probinsya. At nakabili rin ako ng bahay. Yung bahay kong nabili, walang title yun. Rights lang yun. Pero yung lupa na nabili ko, yun ang may titulo. Doon ako magpapagawa talaga ng bahay. Nakabili ako ng mga bangka. Apat yung mga bangka ako ngayon. Nakapag-ipon ako sa bangko. Nagkaroon ako ng mga investment. Yun ang naibigay sa akin sa trabahong tamad na sinasabi nila. Yung pagba-vlog. O ayat, napanood yun, napakinggan kung anong sinasabi ni Idol Jumper Sniper. Tumutok pala siya sa pagba-vlog. Pero talagang nga pong napakaraming investment na kanyang kinita sa pagbablog lang. Ayan po yung kanyang kwento. Talaga namang maganda po pala ang pagbablog. Nag full time na po siya. Kaya masasabi kong mga small YouTuber, huwag tayong titigil. Kakamit din natin ang tagumpay. Atin ulit sundan yung kwento ng ating Idol Jumper Sniper. Alam nyo kasi, ang pagbablog ay walang assurance for lifetime. Hindi ka secured, hindi assured yung future mo,
walang kasiguraduhan, in short, hindi stable. Kaya sinabi ng ating idol na ang pagbablog ay walang kasiguraduhan, hindi stable. Kasi maaaring mawalan ka ng views, manawa ang mga manonood sa'yo, yung mga tagahanga mo ay manawa. Kaya walang kasiguraduhan, kaya dapat mag-invest, mag-impok habang may kita. Yan ang sabi ng ating idol Japper Sniper. At pakinggan natin muli ang kanyang kwento. Ituloy natin muli. Kaya sinabi ng ating idol na ang pagbablog ay walang kasiguraduhan, hindi stable. Kasi maaaring mawalan ka ng views, manawa ang mga manonood sa'yo, yung mga tagahanga mo ay manawa. Kaya walang kasiguraduhan, kaya dapat mag-invest, mag-impok habang may kita. Yan ang sabi ng ating idol Japper Sniper. At pakinggan natin muli ang kanyang kwento. Ituloy natin muli. Pero, ang pagbablog ay yan ang isa sa pinakamalaking opportunity ngayon sa bawat isang tao dito sa mundo, no? Para magkaroon ka ng kita. Pwede kang kumita ng milyon-milyon katulad nila. Opportunity. Kaya, kapag i-grinab mo yung opportunity na yan at nag-click ka, papasok ngayon ang maraming pera, mag-ipon ka. Kasi malaki ang pera dyan. Mag-ipon ka ng mag-ipon, mag-invest ka ng mag-invest para kung sakali mang mawala ang pag-vlog mo, no, kapag hindi ka na sinuportahan, meron kang mga naipon. Pwede ka nang mag-business, at least marami ka nang naipon. So, isa siyang opportunity. Kayong mga kabataan na gustong pumasok sa pag-vlog, huwag na huwag ninyong pababayaan ang pag-aaral ninyo. Mas maganda kung nakatapos kayo ng pag-aaral. So, kayong mga nagsasabi na ang pagbablog ay isang trabahong tamad, mga bugo kayo. Ayat, narinig nyo naman kung anong sinabi ng ating idol Japper Sniper. Talagang kailangan mag-invest, mag-ipon. At may pangaral din siya sa mga kabataan. Kung kayo mag-umbisang mag-vlog, huwag kayong titigil sa pag-aaral. Ipagpatuloy nyo lang pag-aaral kasabay ng inyong pag-vlog. Kaya, doon sa mga taong hindi naniniwala sa akin, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo doon sa mga taong hindi naniniwala sa akin. Nakakayanin ko to. Kakayanin kong pagtagumpayan. I love you. Mahal na mahal ko kayo. Yan. Kasado na yan. Kaya, kasang kasado na yan. I love you. Mahal na mahal ko kayo doon sa mga taong hindi naniniwala sa akin. Kakapangatal. Nakakapangatal. Kakapangatal. Kakapangatal sa gutom. Nakakapangatal talaga. Kaya, hanggang dito lamang ang aking maikling video reaction kay Idol Japper Sniper. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!